Itong mga nakarang araw na pag-uusapan na sa international media ang paksa ng pandaigdigang pamamahagi ng mga bakuna. Ibinalita ng Crux Magazine na nagko-cover sa Vatican na ibinanggit ito ni Pope Francis sa Easter Sunday Urbi et Orbi message niya. Sa report ng Crux, sinabi ng Santo Papa na hinihikayat niya ang international community, and I quote, "In a spirit of global responsibility to commit to overcoming delays in the distribution of vaccines and to facilitate their distribution, especially in the poorest countries." Nitong Martes naman, sa ITV News ng United Kingdom, isinulat ng kanilang editor na, and again, I quote, "There are two types of countries in this world, those with COVID vaccines and those who have to wait." At ibinahagi nila ang sinabi ni International Monetary Fund Chief Economist Geeta Gopinath. "Countries can debate this as much as they want, but we are seeing vaccine nationalism explicitly and implicitly. We are seeing some countries who are way ahead in vaccinating the vast majority of their population, even when the most vulnerable in the whole bunch of countries haven't gotten a single shot. That is what needs to be fixed." Dagdag pa nila na sabi ni Ms. Gopinath na 95 million people have entered the ranks of the extreme poor in the last 12 months, the majority in India and sub-Saharan Africa. Tunay na nakababahala ang di pantay-pantay na pandaigdigang pamamahagi ng mga bakuna. Sa analysis section ng Washington Post noong Sabado, ay isang babala. A study of Northeastern University in Boston concluded that monopolization of vaccine by wealthy nations, what's known as vaccine nationalism, could cause almost twice as many deaths as distributing them equally. One risk is allowing the SARS-CoV-2 virus to remain rampant in some parts of the world is that it will have more scope to develop dangerous variants, which will inevitably make their way elsewhere and may not be neutralized by existing vaccines. Handa pong bumili ang mga bansa sa buong daigdig, tulad natin. Ang problema nga lang ay kung walang supply na available para sa atin dahil inuuna muna ng ilang mayayamang bansa ang kanilang sarili.